Hello, at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Fire Breather. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang malaking kaguluhan sa syudad dahil sa pag-atake ng isang higanteng nilalang na tinatawag na Kaiju, isang babae na nagngangalang Margaret ang matapang na humarap sa Kaiju at dito nagkakilala ang dalawa. Ito naman ang teenager na nagngangalang Duncan, ayaw na niyang pumasok pa sa paaralan dahil sa panglalait ng mga mag-aaral sa kanya dahil siya ay kakaiba, at kumakain siya ng uling at kakaiba ang kanyang balat kumpara sa iba. Ngunit nais pa rin ang kanyang ina na pumasok ito kahit pa, pabago-bago si Duncan ng eskwelahan, pinayuhan siya ng kanyang ina na makipag-usap siya at magkaroon ng kaibigan. Sa unang araw ng pagpasok ni Duncan sa paaralan nakilala niya ang babaeng nagngangalang Jenna. Nabighani siya sa ganda nito. Nakilala niya din ang bully na si Troy at binalaan siya na kanya si Jenna. Sa silid pagkatapos siyang ipakilala ng guru sa ibang estudyante, nakilala ni Duncan sina Kenny at Isabel. Binigyan sila ng aralin tungkol sa isang palaka. Habang nagsasalita si Jenna ay nakita ni Duncan na kakaiba ang palaka na ibinigay kay Jenna at nais ng nilalang na ito na kagatin si Jenna. Kaya gumawa si Duncan ng eksena kung saan lumapit siya kay Jenna upang kunin ang maliit na nilalang. Dito nga ay pinakita ni Duncan kay Isabel ang nilalang na tinatawag nilang Gomoraden. Dahil sa interesado ito tungkol sa Kaiju, sinabi ni Isabel na nabubuhay ang Gomoraden kasama ang Kaiju at alam niya ito dahil sa mga pag-aaral niya tungkol sa mga ito. Tatlong hindi kilalang lalaki ang binuksan ang locker ni Jenna at kinuha nila ang pera para sa isang proyekto. Dito nga ay magsasagawa sila ng larong palakasan at ito naman ang guru nilang si Blitz na tagapagbantay ni Duncan sa paaralan. Walang hirap na pinapabagsak ng grupo ni Troy ang grupo ni Duncan hanggang sa dalawa na lamang sila ang natira. Binato nila Troy si Kenny, at sinalulang ito ni Duncan, dahil dito na ini sila Troy at sunod-sunod nilang inatake si Duncan subalit madaling iniiwasan lang niya ang mga bola. Gumanti ng pag-atake si Duncan kay Troy kung saan ay pinabagsak niya ito at pinahiya sa ibang mag-aaral. Umanga si Kenny sa ginawa ni Duncan kay Troy. Ngunit napalibutan ng grupo ni Troy si Duncan at nais nilang gumanti, dahil sa nangako si Duncan sa kanyang ina na hindi na siya makikipag-away kaya tumakbo na lamang siya kila Troy. Mabilis siyang tumatakbo na tila hindi napapagod sa kanyang ginagawa at hanggang sa wala nang matakbuhan si Duncan, at dahil dito napilitan si Duncan na harapin si Troy kung saan nagbuga siya ng apoy sa bibig at nasunog ang kilay nito. Mabilis na tumakbo si Blitz upang pigilan si Duncan sa pagbuga ng apoy. Dinala ni Blitz si Duncan sa base upang suriin ang katawan nito. Sinabi ng doktor kay Duncan na may mga pagbabago ang katawan niya at kaya niyang bumuga ng apoy. Maya-maya ay dumating si Margaret at pinagsabihan si Blitz dahil sa palpak nitong pagbabantay sa anak niya. Samantala pinag-aaralan ni Duncan ang pagbuga ng apoy at natutuwa siya na kaya niyang gawin ito. Dito nga ay ipinaliwanag ni Blitz sa prinsipal ng paaralan na isa lamang uri ng paputok ang ginawa ni Duncan. Ngunit naniniwala si Troy na halimaw si Duncan dahil nagbubuga ito ng apoy sa bibig, naniwala naman ang principal sa paliwanag ni Blitz kaya sinabihan sila na maglinis ng paaralan bilang parusa. Habang sila ay naglilinis ay naisipan ni Duncan na humingi ng tawad kay Troy ngunit hindi nito tinanggap. Inanyayahan ni Isabel si Duncan na pumunta sa party subalit ayaw ni Duncan dahil hindi siya imbitado. Sinabi ng Isabel na kahit sino ay pwedeng pumunta sa party kahit walang imbitasyon. Nakita ni Duncan si Jenna na nagpapaliwanag sa tatlong babae na nawala ang pera sa locker niya, at napaisip siya na baka pumunta si Jenna sa party kaya napagpas siya niya na pumunta. Sa party napapansin ni Duncan na iniiwasan si Jenna ng mga estudyante kaya nilapitan niya ito, at tinanong kung bakit iniiwasan siya ng mga estudyante. Sumagot si Jenna na nawala ang pera na nakolekta nila para sa darating na homecoming at sa palagay nila ay binulsa niya ang pera. Sinabi ni Duncan na palagay niya hindi ito magagawa ni Jenna. Nagpasalamat si Jenna kay Duncan dahil sa pagpapagaan ng kalooban niya. Biglang dumating si Troy at hinawakan si Jenna at sinasabi na huwag itong makikipag-usap kay Duncan dahil sa masama ito. Hindi naman naniwala si Jenna sa mga sinasabi ni Troy kay Duncan. Dumating ang ama ni Troy at binitbit siya pa uwi. Biglang lumabas ang mga Gomoraden at nagkagulo. Nagkaroon ng pagyanig kung saan nahati ang sahig at nagpakita ang Kaiju na si Belloc. Hinabol ng Kaiju si Duncan at Isabel, at inamin ni Duncan na naroon ang Kaiju dahil sa kanya at binunyag niya kay Isabel na ama niya ang halimaw. Hinabol ng Kaiju si Duncan hanggang sa makuha niya ito.
Dinala ng kaiju si Duncan sa kanyang tirahan at nagtataka si Duncan kung bakit ngayon lang ito nagpakita sa kanya simula nang ipanganak siya. Ipinaliwanag ng kaiju sa kanya na sila ay mga sinaunang lahi at mga alamat, at tinatawag sila ng mga tao na mananakop. Ngunit ang mga tao pa ang sumaira ng mundo nila, kinuha ni Duncan ang isang diamant at binulsa niya ito. Sinabi ng kaiju na masyado pang mahina si Duncan para maging isang pinuno, binuhat niya ang malaking kristal at ibinato at sinabi na sapat na ang kanyang lakas. Ngunit hindi pa ito sapat dahil sa ginagawang malambot ang puso ni Duncan dahil sa pamumuhay nito sa mundo ng mga tao. Pinakilala ng kaiju ang anak niya sa ibang mga higanting nilalang, ngunit hindi kinikilala ng mga halimaw ang anak niya dahil sa pagkakaroon ng kaiju ng anak mula sa tao, nagalit ang kaiju at hinahamon sila kung sino ang may reklamo sa kanya. Inihagis ng kaiju si Duncan sa kumukulong lava, kung saan nagbago ang anyo niya at mas lumakas ang abilidad niya bilang isang kaiju, nagbuga siya ng malakas na apoy at hindi nagtagal na walan siya ng kamalayan. Nagising si Duncan sa isang desyerto at pumunta sa tahanan ni Kenny. Hindi natakot si Kenny sa bagong itsura ni Duncan dahil sinabi ni Isabel ang tungkol sa lihim ni Duncan. Dito nga ay pinapakita ni Duncan sa kanyang ina ang galit niya sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Margaret na gumawa ng malaking kaguluhan ng kaiju subalit hindi ito isang halimaw dahil gumawa din ito ng kabutihan sa iba at minahal niya ang kaiju. Dahil sa malaking pagbabago sa itsura niya, nais na niyang huminto sa pag-aaral dahil sa matatakot ang iba sa kanya. Ngunit hindi pumayag ang ina niya at sinabi na kailangan pa rin niya ipagpatuloy ang pag-aaralan niya. Sa pagpasok niya sa paaralan ay inakala niya na matatakot sa kanya ang mga estudyante, bagamat kabaliktaran ang nangyari at pinupuri siya ng mga ito dahil sa balitang pagliligtas niya kay Isabel mula sa kaiju. Pinuksan ni Jenna ang locker niya at nakita ang isang sobre na may sulat at isang diamante kung saan ay sumaya siya dahil mayroon na siyang pambayad sa homecoming. Dito nga ay nagkausap si Duncan at Jenna tungkol sa matutuloy na muli ang homecoming, at nagkaroon ng pagkakataon si Duncan na alukan si Jenna bilang partner niya sa party. Tinanggap ni Jenna ang alok at masaya siyang niyakap si Duncan. Habang sakay sa eroplano, nagalit si Duncan kay Blitz ng maling direksyon ang tinutungo nila. Sinabi ni Blitz na hahanapin nila ang lungga ng kaiju, ngunit hindi alam ni Duncan kung saan ito. Bigla silang inatake mula sa baba at tinamaan ang eroplano nila kung saan sumabog ito. Nahulog si Duncan at sinubukan ni Blitz na sagipin siya. Nakita ni Duncan ang halimaw at nagpalit siya ng anyo upang atakin ang halimaw. Nilabanan ni Duncan ang halimaw at inatake niya ito sa binti, ngunit matigas ang kalaban kaya nagpatuloy lang si Duncan sa pag-atake dito. Nakita naman niya na naroon ang ama niya at pinapanood siya. Nalaman ni Duncan na isa lang pala itong pagsasanay. Isang malakas na apoy ang pinakawalan ni Duncan halimaw at napabagsak niya ito. Inutos ng ama niya na tuluyan niyang patayin ito, subalit ayaw ni Duncan na makipaglaban. Maya-maya ay dumating ang mga tangke at inatake nila ang kaiju. Iniligtas niya ang anak sa mga missile at nakikita ni Duncan na nasasaktan na ang ama niya. Gumanti ang kaiju sa mga ito ng malakas na apoy. Hindi nagtagal ay nahuli ng kaiju si Blitz at pinigilan ni Duncan ang ama sa pag-atake, kaya napagpas siya ng kaiju na sumuko na lang. Dahil sa pagkakakulong ng kaiju, nagkaroon ang mga ibang halimaw na lumabas sa kanilang lungga at maghisak ng kaguluhan sa syudad. Habang nasa party si Duncan at ang mga kaibigan niya, nagalit si Kenny nang isayaw ni Isabel si Duncan dahil sa pagseselos. Kaya sinabi ni Kenny kay Duncan na anak siya ng halimaw na si Belloc. Narinig ni Jenna ito at tinanong niya si Duncan kung totoo ito. Natakot si Jenna at napayakap kay Troy dahil dito umalis si Duncan at galit na sinasabi na tama ang kanyang ama na sinasayang lang niya ang panahon niya kasama ang mga tao. Dumating ang mga halimaw sa homecoming at gumawa ng pagkasira ng lugar. Maya-maya ay dumating na din si Duncan at nilabanan ang dalawa. Nilapitan ni Duncan ang mga kaibigan at humingi ng tawad si Kenny sa mga binitawan niyang salita. Sumagot si Duncan na ayos lang ito. Habang tumatakas ang mga kaibigan at ina niya ay patuloy lang si Duncan sa pag-atake, tumakbo si Duncan papunta sa lugar kung saan walang masasaktan na tao na agad din na sinundan siya ng mga halimaw. Habang sakay sa eroplano, nakita ni Jenna ang suot ni Margaret na diamante na bigay ng kaiju sa kanya. Dito na nalaman ni Jenna na si Duncan ang nag-iwan sa kanya ng diamante sa locker niya. Pinuntahan nila ang kaiju at tinanong ni Margaret kung may kinalaman ito sa pag-atake ng dalawang halimaw sa party upang patayin si Duncan. Sumagot ito na wala siyang utos sa dalawa kaya wala siyang nalalaman tungkol sa pag-atake. Nagtanong ang kaiju kung ano ang kailangan niyang gawin.
Sinabi ni Margaret na panatilihin ito na buhay si Duncan, tumakas ang kaiju sa kulungan at walang nagawa ang mga militar sa kanya. Nahuli ng mga halimaw si Blitz at tangkang kakainin niya siya, dali-daling iniligtas ni Duncan si Blitz ngunit nahulog sila pababa sa mataas na bangin, maya-maya ay lumabas ang pakpak ni Duncan at nakalipad na siya at matagumpay na nailigtas niya si Blitz. Inatake niya ang dalawa ng apoy subalit hindi niya naiwasan ang atake ng halimaw dahilan ng pagkakahuli niya at hindi siya makaalis. Dumating ang ama niya at inatake ang halimaw, ngunit pinagtulungan siya ng dalawa at wala siyang laban. Inatake ni Margaret ang mga ito gamit ang eroplanong gamit nila, subalit nakita sila ng halimaw at nais kainin si Jenna, buti na lang ay sinugod ng kaiju ang halimaw at nailigtas si Jenna. Nakaalis si Duncan sa pagkakahuli at tinulungan ng ama at napabagsak niya ang dalawa. Naisip ni Duncan na pabagsakin ang mga yelo sa itaas ng bundok. Mabilis siyang lumipad sa itaas ng bundok at nagbuga ng napakalakas na apoy hanggang sa bumagsak ito pababa, tinabunan ang mga halimaw ng yelo at dahil dito natalo niya ang mga ito. Dumating ang mga militar sa pinangyarihan at ikinulong na ang kaiju kasama ang iba pa. Ngayon ay nailigtas na ni Duncan ang syudad sa pag-atake ng mga halimaw, at tanggap na siya ni Jenna kung anuman siya. Dito na nagtatapos ang pelikula, kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.